may bago na namang issue. May bago na namang babae na binugbog ng lalaki. May bago na namang lalaki na nasira ang buhay dahil lang sa pakikipagrelasyon sa isang babae. Ilang ulit ba na dapat na mangyari ang bagay na ito? Ilang beses ba na dapat na may lalaki na masira ng dahil lang sa pakikipagrelasyon? Hanggang kailan mangyayari ang bagay na ito para lang matauhan ang mga kalalakihan? G, ang babae ay distraction. Ang babae ay disadvantage sa'yo kung meron kang inaabot na ambisyon. Ang babae o ang relasyon ay kahit kailan ay hindi makakatulong sa'yo para maabot mo ang tunay mong potensyal. Na katulad nga na nangyari dito kay Kit Thompson, na si Kit Thompson na ngayon sana ay napakainit ng pangalan, napakaraming project, napakaliwanag ng kinabukasan, na ngayon nakakulong na dahil nga sinaktan niya itong girlfriend niya. Itong girlfriend niya na ka-live-in niya. G, kahit anong mangyari, wag na wag kang makikipagrelasyon, lalo nang aasawahin ito, o kahit na makipag-live-in dito. Dahil G, may mga times na magtatalo talaga kayo ng babae. Paano pa kung magkasama kayo sa iisang bahay? Paano pa kung wala kang alam sa female nature? Na kumbaga, dadating talaga ang time na yung babae ay magdadrama, na yung babae ay maghahanap ng emotional turmoil, na yung babae ay magpapakita ng attitude. So kung dumating ang time na yon at magkasama kayo, mas malaki ang chance na maapektuhan ka. Paano kung pagod ka sa trabaho? Paano kung may pinagdadaanan ka? Paano kung sobrang kupal na yung babae? Paano kung sabihin na natin wala ka sa mood? Eh, di napatulan mo. Ngayon, pagka nasaktan mo yung babae, lalo na kung physical yung nagawa mo, ikaw lang ang masisisi dahil wala namang pakialam ang society sa lalaki. Kapag ka ang lalaki ang nasaktan o ang lalaki ang nagka-problema psychologically sa babae, ang sasabihin lang sa iyo ng society, magpakalalaki ka. Pero kapag ka ang babae ang nasaktan mo ng physical, demonyo ka, makukulong ka at masisira ang buhay mo. Kaya nga kapag ka ganyan na ang babae, nag-a-attitude o may ugali, umalis ka na lang. Kung hindi na siya nakakabuti, iiwan mo na lang. Hindi mo namang kailangan ng relasyon para makuha mo ang gusto mo sa babae. Hindi mo namang kailangan na ibigay sa kanya lahat ng mga bagay na gusto niya para lang magustuhan ka niya o sumama siya sa'yo. Matter of fact, kapag ka nga hindi mo ibinigay sa kanya yung hinahabol-habol niyang validation o yung relationship o yung marriage na gusto niyang makuha sa'yo, mas lalo pa siyang mag-chase. Ang babae ay wired to chase for relationship. Ang lalaki naman ay wired to chase success. Unahin mo yung success, hindi yung relasyon. Dahil kung relasyon ang uunahin mo, G, madedistract ka. O, tinan mo ngayon nangyari sa kanya. Dahil lang nag-live-in sila. O, sabihin natin, magkasama sila kung saan man. Okay? Na ang pagkakaalam ko, nangyari ito sa isang hotel sa Tagaytay. Doon niya nagawang saktan itong girlfriend niya. Doon niya nagawang sabihin na natin gawin dito kay girlfriend niya na si Ana Alandoni na ganunin niya, na pisikalin o asaktan. Okay? Well, hindi ko kasi masyadong kilala itong
mga artista na ito. Dahil kilala nyo naman ako, hindi naman talaga tayo marites. Pero ang reason lang kung bakit natin ginagawa ang mga ganitong klaseng reaction video ay para may matutunan kayo. At ako ay naniniwala na kada video na inilalabas ko ay hindi lang kayo basta nanonood o na-entertain. May natututunan kayo. Walang live-in, walang relasyon, at lalo nang walang kasal. G, dehado tayo sa law. G, dehado tayo sa society. Ang pinapaniwalaan palagi o ang pabor ay palaging nasa mga kababaihan. Dahil nga ang society, ang gobyerno, ang buhay ng mundo ngayon ay nagsisimp sa mga babae. Dahil nga kung makokontrol nila ang mga babae, makokontrol tayo ng babae. At kung makokontrol tayo ng babae, makokontrol tayo ng mga kumokontrol sa kanila. Ano ito? Feminism, oligarch, gobyerno. Well, I'm not anti-government, but the thing is, may mga politician na gumagamit ng mga babae para lang makondisyon tayo, para lang mas mapasunod tayo. Ang mundo o ang society ay gynocentric na ngayon. Ibig sabihin, lahat ng bagay ay nakatutok na sa mga kababaihan. Ayaji, nakikiusap naman ako sa'yo. Huwag mo naman sayangin yung buhay mo. Napakadami mong kayang gawin, napakalayo ng pwede mong marating, napakadami ng kaya mong ishare sa society na pwedeng mapakinabangan namin. Unahin mo yung dapat mong unahin. Di sana maaaliw tayo ni Kit Thompson. Di sana matutulungan tayo ni Kit Thompson pagka nababato na tayo dahil sa mga pelikula niya o dahil sa pagpe-perform niya. Ngayon, nakakulong na siya. Ano ba sinabi ko sa inyo? Huwag pumatol sa babae kapag kaganyan. Umalis na lang kayo. Dahil nga, dadating at dadating ang time, yung babae mag-a-attitude talaga. Mag-ahanap talaga siya ng drama. Parte yan o kasama yan sa nature niya. Female nature. Okay? Kaya kung gusto mo ng babae o gusto mong makuha yung gusto mong makuha sa babae, which is sex lang naman, huwag ka na lang makipagrelasyon. Huwag ka na lang makipag-live-in. O huwag ka na lang, lalo nang huwag na huwag kang magpapakasal. Dahil pag dumating ang panahon, nasabihin natin kaya ka nagkaganyan, kaya ka nagalit. Lalo na sabi nga may anger management itong si Kit Thompson. At ang dahilan na sabihin na natin nag-trigger dyan ay yung babae. Si hindi nila paparusahan yung babae dyan. Ang paparusahan lang ay ikaw dahil sinaktan mo yung babae. Naintindihan nyo? Talo tayo sa lahat ng mga bagay na yan. Okay? Kaya wag na wag ninyong gagayahin yung ginawa nito. Okay? Dahil ito ang sisira ng buhay mo. Napakadaming bagay na pwede mong gawin. Napakadaming bagay na pwede mong sabihin na natin unahin na magpapasaya din naman sa'yo. Hindi lang babae, hindi lang pusi, hindi lang sex ang magpapasaya sa'yo. Hindi lang mga bagay na makukuha mo sa babae ang tutulong para maabot mo ang tunay mong potensyal. Dahil sa totoo lang, wala kang ibang kakampi dito kundi sarili mo lang. Yung babae, kaya lang naman yan kasama mo o kaya lang naman yan katabi mo ngayon ay dahil meron siyang napapala sa'yo. Maaring pera, maaring security o maaring yung emosyon na nakukuha niya o dahil sa great sex na naibibigay mo sa kanya. Pero yung sabihin na natin na ikaw ay mahal niya talaga, hindi yan totoo. Kaya huwag mong itutok ang sarili mo sa babae. Instead, tumutok ka sa pag-abot mo ng tunay mong potensyal. Hanapin mo yung grind at yung purpose mo. At siguraduhin mo na naiintindihan mo ang female nature bago pa nakipag-date o sumama o sabihin na nating kumuha ng babae. Dahil kung hindi mo kilala ang babae, magkakamali ka. At pag nagkamali ka, G, wala na itong bawian.